Welcome back sa Tuklasin Mo Movie Recap. Ngayon, aking ibabahagi ang isang 2016 Indonesian action film na pinamagatang Headshot. Kaya ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin ang videong ito. Magsisimula ang pelikulang ito sa loob ng isang presinto kung saan ang isang lalaki kasama ang mga pulis sa gilid niya ay bibisitahin ng isang sanggano na nagngangalang Lee. Ipinakita ng lalaki sa kanya mga picture ng mga bata na kanyang pinaslang at sinabing bukas ay babayaran niya ang lahat ng kanyang ginawa. Samantala, isang preso ang naglalampaso sa sahig ang kumuha ng kutsilyo mula sa timba at sinaksak ang guard sa leeg. Kumuha din ito ng baril at pinaputukan ng iba pang prison guard. Nagpalitan sila ng putok na ikinamatay ng iba pa, subalit nagtamo din siya ng maraming tama ng bala. Sinunggaban naman nili ang lalaki sa leeg at hinampas ang ulo nito sa pinto, sanhi para mawalan ito ng malay. Sa sumunod na eksena ay tuluyan ng nakaalis si Lee sa pagkakabilanggo at hinamon ang lalaki na mag-one-on-one sila. Pero dahil sa sugatan na ito, ay hindi na nito nagawang lumaban at natumba sa sahig. Pinakawalan nili ang iba pang preso at sinabing kumuha sila ng armas at tumakas. Maya-maya, sinalubong sila ng mga gwardya hanggang sa nagpalitan na sila ng putok ng baril kung saan lahat ng lalaki doon ay namatay at natira lamang si Lee at tuluyan ang nakatakas sa kulungang iyon. 2 buwan nang nakakaraan, inaalagaan ni Dr. Eileen ang isang lalaki, ang bida sa moving ito. Comatose ito at naka-confine sa malayong ospital ng maliit na islang iyon. Hindi nila alam ang pagkakakilanlan at pinanggalingan ng lalaki. Biglaan ang pagkagising nito kung kaya't nahulog pa ito sa kama. Nagising naman si Eileen at in-examine ito pero wala itong maalala kung paano niya nasaktan ang kanyang sarili maging ang kanyang pangalan. Dahil doon, sinabi na lang niya na siya ay si Ishmael. Galing sa librong Moby Dick na binabasa ni Eileen. Habang tinitingnan ni Ishmael ang kanyang sarili sa salamin, ay may nakikita siyang alaala kung saan nakita niyang isang babae na binaril siya sa mukha. Nagsumunod na araw ay tuluyan ang gumaling si Ishmael at kasamang namasyal si Eileen. Habang nagre-relax naman sila sa beach, inamin ni Eileen na siya ay natagpuan sa gilid ng beach ng isang residente. Sa kabilang banda, makikitang ang boss ng gang na nagngangalang Anto at ang kanyang sidekick na si Bonday ay kanina pa hinihintay si Lee para sa isang negosyo. Naiinip na si Anto pero sinabi sa kanya ni Bonday na maghintay pa. Nang dumating si Lee ay dinerecho na ni Anto si Lee na ayaw na niya makipag-deal pa dito dahil ang mga baril at iba pang binebenta nito ay mahina ang kalidad. Samantala sa labas, nag-go one-on-one naman ang tauhan ni Lee at ni Anto. Sa huli, si Bessie, alipores ni Lee, ay natalo ang tauhan ni Anto. Si Rica na tauhan din ni Lee ay hinagisan ng kutsilyo ang tauhan ni Anto at pagkatapos noon ay nagsimula na siyang labanan ng iba pang mga tauhan ni Anto. Kinuha naman ni Anto ang baril sa kanyang bulsa at sinubukan barilin si Lee pero sinaksak siya ni Lee sa leeg gamit ang hawak na chopstick. Kinuha ni Lee ang baril ni Anto at pinatay ang huling tauhan nito. Nang akmang papatay na ni Lee si Bonday ay may isiniwalat ito. Sinabi nito na si Ishmael na parte ng gang ni Lee ay buhay pa. Binaril naman siya ni Lee sa tainga at sinabi magtungo sa ospital para imbestigahan si Ishmael. Nagpunta si Bonday sa ospital at nagsimulang maging agresibo habang kausap ang isang nurse. Nakisali naman ang security guard pero sinampal lang siya ni Bonday. Pagkatapos noon ay dumating naman si Eileen at ginamot ang tenga niya. Tinanong ni Bonday kung nasaan si Ishmael, pero ayaw sabihin ng doktora kung nasaan ito. Pagkatapos ay tinakot niya ito, pero maya-maya ay dumating si Ishmael at dinaklot ang kamay ni Bonday. Kumuha naman si Bonday ng bote ng gamot at inihampas sa ulo ni Ishmael na ikinabigla nito. Kinaladkad niya si Ishmael sa pader at nilabas ang kanyang baril. Ngunit mabilis na naalis ni Ishmael ang magazine ng baril. Dahil sa kanyang pagkamangha sa abilidad nito, ay tumakbo na lang ito palayo. Si Eileen at Ishmael ay nagtungo sa city at sinabi ng doktora na sumama sa kanya si Ishmael sa karta. Dahil ang ospital ay hindi na raw ligtas na lugar para sa kanya at may kapiraso pa ng bala
ang natitira sa ulo niya na maaalis lamang ng surgery sa Jakarta. Sinabi naman ng lalaki na kailangan niya munang malaman kung sino siya at kung ano ang totoong nangyari sa kanya at pagkatapos noon ay saka siya sasama sa doktora. Nang sumunod na araw ay sinamahan ni Ishmael si Aileen sa istasyon ng bus ngunit lingid sa kanilang kaalaman na minamatsyagan sila ng mga tauhan nini. Nang makaalis ng bus ay sinundan ito ng mga gangster dahil akala nila ay nakasakay doon si Ishmael. Pero sumakay si Ishmael sa isang motor kasama ang isang lalaki. Kinalaunan, may humarang sa bus para mapahinto ito at pumasok ang mga alipores nili at hinanap si Ishmael. Agad nilang pinatay ang driver at hinalughog ang loob ng bus. Agad naman tinawagan ni Aileen si Ishmael at sinabi dito ang nangyayari. Maya-maya pa, ay isa-isa ng pinagbabaril ng mga lalaki ang mga pasahero at ang tanging nakaligtas lamang ay si Aileen at isang batang babae. Naghanda ng lalaki para patayin ang dalagita. Pero lumabas si Aileen mula sa kanyang pinagtataguan at nagmakaawa sa kanila. Tinanong ni Bonday kung nasaan si Ishmael at sinabi naman ng babae na naiwan ito sa bayan. Narating ni Ishmael ang bus sakay ng motor. Pumasok siya sa loob at hinanap si Aileen pero hindi niya ito makita kahit saan. Maya-maya ay pumasok ang isang tauhan ni Lee para sunugin ang bangkay at sinubukang patayin si Ishmael gamit ang itak pero binali ni Ishmael ang braso nito. Isang lalaki ulit ang pumasok sa bus at minhusan ng gas si Ishmael at sinubukang sindihan ito gamit ang lighter pero sinipa ito ni Ishmael. Sinubukan pang muli ng lalaki na damputin ng lighter pero nahuli ni Ishmael ang kamay nito at nilagyan ng balang kanyang mata. Pagkatapos, isang muling lalaki ang pumasok sa bus at may hawak na siga at tinapon ito doon. Binasag ni Ishmael ang likurang bintana ng bus at tumalon doon palabas. Sa sumunod na eksena, nilabanan ni Ishmael ang isa pang gang na sinusubukan siyang ipasok sa loob ng lumiliyab na bus. Natalo niya naman ito at napatay. Mayamay ay dumating ang pulis at mula sa likuran niya ay hinampas siya nito sa ulo na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Samantala, dinala si Aileen at ang dalagita sa kulungan ng grupo ni Lee. Nagsimulang magsalita si Bonday na kung ano-ano kung kaya naman nairita ang isang alipores at pinatay siya. Sumunod na eksena, nagising si Ishmael sa interrogation room. Pinagbibintangan siya nitong pumatay sa lahat ng mga pasahero sa bus pero ipiniliwanag niyang hinahanap niya lang ang kaibigan niyang si Aileen. Sinabi naman ng Interpol na kasama sa gawain ng gang nili ang pagdukot sa mga bata upang palakihin bilang isang tapat na smuggler at criminal enforcers at sa totoo lang ay isa si Ishmael sa mga iyon. Ipinagtapat ng opisyal na naaresto nila si Lee habang ito ay gumagala-gala sa kalye habang walang armas o bodyguards pero nagawa nitong makatakas. At saka ipinakita rin sa kanyang ilang litrato nakasama ni Ishmael si Lee sa isang restaurant. Sinabi naman ng bida na wala siyang maalala at maya-maya pa ay biglang nawalan ng ilaw. Tumayo ang opisyal para tingnan ang nangyari pero napatay ito ng isang masyete na galing sa bintana. Sumalakay ang gang ni Lee sa police station para sa tangkang pagpatay kay Ishmael. Sinubukang patayin ng masyete si Ishmael pero dinepensahan niya ang kanyang sarili gamit ang lamesa kung saan nakaposas ang mga kamay niya. Itinulak niya ang lamesa at ginilitan ito sa leeg. Maya-maya ay may naghagis ng granada sa istasyon at nagtago si Ishmael sa likod ng lamesa. Matapos ang pagsabog ay pumasok ang mga assassin para kumpirmahin ang kamatayan ni Ishmael. Pero lumabas siya mula sa likuran nila at pinatay sila gamit ang baril. Pagkatapos ay sinubukan ni Ishmael na tumakas pero nakasalubong niya ang mga tauhan ni Lee at nagsimulang magpaputok ang mga ito at dali-dali namang nagtago si Ishmael. Naghiwa-hiwalay sila para hanapin si Ishmael. Nasorpresa naman ng isa nang bigla siyang lumitaw mula sa likuran nito at nagpambuno sila. Muli siya nagtago sa lames at pinaputukan siya ng gangster. Nang maubos na ang bala nito, sinunggaban niya naman ito at pinatumba. Matapos ang one-on-one, ay binaril niya ang gangster sa mukha. Nilabanan niya din ang natitirang tauhan ni Lee. Pagkatapos ng labanan, nakita ni Ishmael ang kanyang nakaraan kung saan nakita niya ang dalawang tauhan na kanyang pinatay. Sa kanyang alaala ay kasama niya ang mga ito sa trabaho at magkakaibigan sila. Binisita naman ni Lee si Aileen at tinawagan ang kanyang mga tauhan para sabihin na huwag nilang patayin si Ishmael. Nasorpresa naman si Lee dahil si Ishmael ang sumagot ng telepono
at sinabing buhay pa siya. Hinawakan naman ni Liz si Eileen sa leeg, pero inambahan naman siya ng babae ng gunting sa balikat. Hinawakan ito ang kamay ni Eileen para mabitawan niya ang gunting. Habang nagmamaneho si Ishmael papunta kay Lee, ay isa-isa namang naalala ni Ishmael ang kanyang nakaraan kung saan nagtitraining siya. Nang makarating si Ishmael sa kagubatan, ay tinungo niya ang isang balon at nakita niya doon si Bessie. At napag-alaman niyang si Bessie, Ishmael at Rica ay nagtraining ng magkakasama. Ginugutom ni Lee ang mga bata habang ang mga ito ay nasa balon. Ilang araw ang makalipas ay maguhulog siya ng pagkain at magpapatayan sila para dito at ang matitira ang makakaligtas. Kinumbinsin ni Ishmael na huwag nang suportahan ni Bessie ang mga gawain ni Lee. Pero tumanggi dito si Bessie dahil sa kanyang katapatan. Nagsimula silang maglaban pero natalo ni Ishmael si Bessie sa pamamagitan ng pagsuntok nito sa ulo. Nang mapagtanto ni Bessie na malapit na siyang mamatay, ay naglakad ito papunta sa dalampasigan. Sinundan siya ni Ishmael pero lumabas si Rica mula sa likuran ni Ishmael at nagsimulang paputukan siya habang siya ay tumatakas. Nadiskubre ng babae ang patay na katawan ni Bessie at sinundan si Ishmael. Nang makita siya ng babae, ay sinabuyan naman siya nito ng buhangin at inago ang baril. Sa mga oras na yun ay naalala niya si Rica ang bumaril sa kanya para makoma. Inutusan niya si Rica na dalhin siya kay Lee pero tumanggi ito at naghamon ng laban. Sa kabila ng maraming sugat na natamon ni Ishmael, ay natalo pa rin niya si Rica at sinabing tumigil na ito dahil ayaw na niyang makapatay pa. Akma namang babarilin ni Rica si Ishmael, pero hindi niya magawa sa halip ay pinutok ni Rica ang baril malayo kay Ishmael. Pero dahil sa natarantan ang lalaki, ay hindi niya sinasadyang ihagis dito ang kutsilyo at tinamaan ito sa tiyan. Inaliw ni Ishmael si Rica sa huling sandali nito at tinawagan si Lee at sinabing naalala na niya ang lahat. Sumunod na eksena ay nadiskubre ni Ishmael ang pinagtataguan ni Lee at sa loob binagtangkang gawa ng masama ng isa sa mga tauhan ni Lee si Eileen. Pero napigilan ito ng kasama niyang dalagita sa pamamagitan ng paghagis nito ng plato sa ulo. At sinaksak naman siya ni Eileen ng basag na plato. Kinuha niya ang rifle at pinatay ang gangster. Sinubukan nilang lumabas at binaril ang nakasalubong na gangster. Habang tumatakas, ay muling nakasalubong ni Eileen ang isa pang gangster. Pero dumating si Ishmael at pinatay ito. Nang magkita ang dalawa, ay tinutukan ni Eileen si Ishmael. Sinabi nito nang dahil sa kanya kung kaya dinukot ang doktora. Nakumbinsi naman Ishmael si Eileen na hindi na siya ang dating lalaki sa kanyang nakaraan at nagyakap sila. Dumating si Lee at galit na galit ito dahil pinatay ni Ishmael si Bessie at Rica na kanyang mga paboritong alipores. Nagsimula namang magpambuno ang dalawa sa isang mabigat na labanan at nakuha ni Lee na talunin si Ishmael dahil sa kanyang lakas at kakayahan. Sa huli ay paulit-ulit na sinuntok ni Lee ang ulo ni Ishmael. Sinubukan namang gumanti ni Ishmael pero nakaiwas si Lee. Maya-maya ay sinuntok ni Ishmael sa mukha si Lee ng buong lakas pero dahil hinang hinana ay natumba siya at napahiga sa sahig habang tumatakas naman si Lee papalabas. Sinundan ni Ishmael si Lee at muli silang naglaban. Nagtapos ito na maitulak ni Ishmael si Lee at masaksak ito sa dibdib ng sanga ng kahoy. Sa huling pagkakataon, sinubukang muli ni Lee na patayin si Ishmael sa pamamagitan ng pagsaksak nito sa kaparehong sanga pero dumating si Eileen at hinila niya si Ishmael. Tuluyan nang namatay si Lee maya-maya. Sa huling eksena, nagpapagaling si Eileen sa ospital habang malubha namang sugatan si Ishmael. Sa kabilang banda, nagising si Ishmael na nasa tabi niya ang babae at isang ngiti ang ibinigay niya sa babaeng doktora. Kapatid, kung nagustuhan mong videong ito ay mag-subscribe ka na. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos at ito ang tuklasin mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.